Marami ang nagtatanong at nagtataka kung bakit bigla na lamang nawala si Matteo Giudicelli sa morning show ng GMA7 na unang hirit. Talagang inaabangan din si Matteo sa naturang programa every morning dahil sa hatid niyang mga hirit na good vibes. Kaya naman nang mawala siya sa show ang tanong ng Kapuso viewers, anyari, may nangyari bang hindi kagandahan sa pagitan ni Matteo at ng UH Barkada? Sa naganap na press con para sa 25th anniversary ng unang hirit kamakailan na ginanap sa Gateway Mall 2, natanong ang isa sa original host ng programa na si Arnold Clavio tungkol dito. Diba, contract star siya dito, diba? So, may kontrata siya, and ewan ko kung dapat sabihin, sabi ni Arnold. Pero nagpaalam siya ng maayos and parang gusto niya yung personal life, lalo na sila ni Sarah na bumuo ng pamilya. So yung schedule niya, medyo, baka pagod ganyan, and we respect that, thank you Don, so naging part siya ng unang hirit, talagang maraming naghanap, and respetuhin mo yon eh, priority niya talaga family, family first talaga kahit sino naman, sabi pa ni Arnold. Ngayong December na magsisimula ang pasabog na pagdiriwang ng silver anniversary ng unang hirit na tinawag nilang National Unang Hirit Day. Bukod kay Egan, nandyan pa rin sina Susie Entrata Abrera, Susan Enriquez, Lin Ching, Attorney Gabby Concepcion at Ivan Mayrina with their younger co-hosts na sina Shire Diaz, Kaloy Tingkangko, Anjo Pertiera at Chef J.R. Royal. Sabi ni Egan, 25 taon na kaming naghahatid ng mga balita at mga sorpresa. Maraming salamat sa mga kasama naming gumigising ng madaling araw. Bahagi na ng aming buhay ang magpasaya sa inyo, magbigay ng pag-asa, at maging alarm clock ninyo sa umaga at source ng mahalagang impormasyon. Mula noon hanggang ngayon, walang pagbabago, ang mauna kayo sa lahat ang daladala naming pangako hanggang sa susunod na 25 taon, sabi niya pa. Simula nung nabigyan ako ng chance na maging morning show host, yung commitment ko everyday, ganun na lang, gigising ka na iniisip mo ang viewers. Ngayon, yung direksyon na tatahakin namin, siguro it would be the same, dahil nagustuhan ng tao eh, wala na akong nakitang dapat baguhin. Yung emergence ng social media kung mapapansin nyo, dun na rin yung direksyon namin, may social platform na rin po yung unang hirit, nasa TikTok, nasa Facebook na, surprisingly, pati sa mga boss na may TV, nakikita namin nagko-comment eh. Siguro yun ang direksyon namin, sasabay ka sa pagbabago dito sa mundo, and kung kami lang, personally, sa akin lang ha, wala naman akong nakikitang changes, kung ano yung nakita nyo 25 years ago, yun pa rin yung gagawin ko hanggang ngayon, sabi pa ni Egan.